Know, wonder, and learn. Isang masiglang araw sa inyong lahat. Ako po si Princess Lynn B. Pascua na mag-aaral sa Pumabaw Integrated School, Tumawini North District, Tumawini Isabela, nasa ikatlong baitang. Ako po ay nagpapasalamat sapagkat napakalaki ang naitulong sa akin ang pagkikinig ng RBI, lalong-lalo na sa aking pagsasagot sa mga gawain sa aking module. Dahil dito ako ay nananawagan sa aking kapwa na mag-aaral na ating tangkilikin ang Radyo Eskwela sa Isabela. Dahil sa RBI, estudyante ay masasanay na matututo ng may saysay sa panahon ng pandemya. Ang RBI ay tulong gabay sa pananatili sa bahay bilang pagbibigay halaga sa edukasyon na isinasabuhay sa Radyo Eskwela sa Isabela. Patuloy ang edukasyon. Salamat po. Kaya ano pa ang hinihintay? Tara na at sabay-sabay nating pag-aralan ang wasto at payak na pangungusap na may tamang ugnayan na simuno at panaguris sa pakikiusap. Hanggang sa muli, paalam. Daluyan ng karunungan, pandayan ng kahusayan, pinayaman at salukan para sa dalisay na kaalaman. Sandigan ng Batang Isabeleño, edukalidad ang hatid serbisyo. Magandang umaga. Handa na ba kayo para matuto sa aking arili? Pagkilala ng mga bahagi ng pananalita sa wika at panitikan. Oras na para sa mga ariling bubuhay sa pusong Pilipino. Mga leksyong hahasa sa diwang makabansa. Kahusayan sa wika ay lilinang. Kagalingang pangretorika ay huhubugin. Edu, aksyong Pilipino. Filipino. Masiglang araw sa inyong lahat. Narito na naman ako upang magbigay gabay sa inyo sa ating asignaturang Filipino sa ikatlong baitang. Kumusta kayo? Okay, ma'am. Maganda ba ang gising nyo ngayong araw? Opo. Alam kong maaga kayong gumising para antabayanan ang ating programa. Tama ba ako? Opo. Mabuti naman kung ganon. Ako ang inyong makakasama sa ating talakayan ngayon, Binibining Donabel S. Bartolome, na handang gumabay para sa inyo. Masayang-masaya ako ngayong umaga dahil makakasama ko na naman kayo sa ating talakayan sa oras na ito. Kumusta kayo? Maligayang pagdating sa panibago nating aralin. May iba't ibang gawain akong inihanda para sa inyo upang mahasa ang inyong kakayahan at madali mong maintindihan ang aralin na ito. Magkakaroon na naman kayo ng bagong aralin. Ito ay magbibigay sa iyo ng bagong kasanayan upang mas mapaunlad pa ang iyong pagbabasa. Kaya mga bata, inaasahan ko na makikinig kayo hanggang matapos ang episode na ito. Inaasahan ko ba mga bata? Opo! Salamat naman kung ganon. Smile naman kayo dyan. Wow! Ang gaganda at ang gwagwapo nyo ngayong umaga. Maaga ba kayong naligo? Opo! Wow! Ganyan ang mga batang mababait at batang alerto. Ano pang ginagawa nyo? Ilabas nyo na ang inyong mga module para makapagsimula na tayo. Alam nyo ba mga bata na ang module na ito ay sadyang ginawa para sa inyo? Ito ay magsisilbing gabay nyo para mas maunawaan at matutuhan nyo ng maayos at wasto ang ating paksa ngayong umaga. Nasa inyo na ba ang inyong mga module?
Mabuti naman kung ganon. Pero bago tayo mag-umpisa sa ating aralin, gusto kong pasadahan muna natin ang leksyon natin noong nakaraang aralin. Natatandaan nyo pa ba? Opo! Naku, alam kong tandang-tanda nyo pa ito. Sige nga, magtatanong ako sa inyo tungkol sa ating nakaraang leksyon. Handa na ba kayo? Opo! Ang ating nakaraang aralin ay tungkol ito sa salitang kilos o pandiwa. Ibigay nyo nga sa akin kung ano ang ibig sabihin ng pandiwa, mga bata. Tama! Ang pandiwa ay nagsasaad ng kilos o kaya ay galaw. Magbigay nga kayo ng halimbawa ng salitang kilos o kaya pandiwa. Ang huhusay! Tamang inyong mga sagot. Nagwawalis, naglalaba, nagsusulat, kumakain, at nagsasalita. Wow na wow kayo sa akin, mga bata. Dahil dyan, bibigyan ko kayo ng maraming palakpak. Bago tayo magsimula sa araling ito, nararapat na basahin mo muna ang maikling kwento. Pagkatapos, isusulat nyo ang mga salitang hiram na nabanggit sa kwento sa inyong sagotang papel. Para ito ay basihan natin sa ating paksang aralin ngayong araw kung mayroon ka bang ideya tungkol sa ating paksa. Okay lang ba kayo? Opo! Sige, makinig kayong mabuti para masagutan nyo ito ng maayos. Ang kwentong babasahin natin ay pinambagatang Handog sa Kaarawan na isinulat ni Annalyn P. Manapol. Kaarawan ni Vera. Masayang-masaya siya dahil lahat ng kanyang mga kaibigan ay nagpunta sa kanyang kaarawan. Lahat sila ay binigyan niya ng mga sorpresa. Inay, salamat po sa handog niyo sa kaarawan kong ito. Masayang sambit ni Vera. Walang anuman anak, tugon ng ina na puno ng pagmamahal. Inay, ano-ano po ang handog mo sa akin? Sinabi po ninyo kanina na marami kang nakahanda para sa akin. Excited na po ako, inay, dagdag ni Vera. Vera anak, ipinagluto kita ng paborito mong pagkain. Naghanda ako ng maraming spaghetti, macaroni, salad, at fried chicken. Lahat ng mga gusto mo. At bukas anak, anyayahan mo ang mga kaibigan mo na sumali sa ating gawaing volunteer work. Mamimigay tayo ng relief goods sa mga kababayan nating nasalanta ng bagyo. Bibigyan natin sila ng food packs at mga damit bilang pasasalamat sa mga biyayang natatanggap mo sa iyong karawan. Masayang pahayag ng ina. Hayan! Maganda ba ang maikling kwento na inyong napakinggan? Opo! Ngayon ay isusulat nyo ang mga salitang hiram na ginamit sa kwento. Con sos kiri 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 Tapos nyo na bang naisulat, mga bata? Opo! Wow, very good kayo ngayon ah. Alerto kayo sa pagsagot. Tumpak ang inyong mga sagot. Vera, sorpresa, excited, paborito, spaghetti, macaroni salad, fried chicken, volunteer work, relief goods, food packs. Hayan, nakuha nyo ba lahat ang tamang sagot, mga bata? Opo! Huwag kayong mag-alala kung hindi nyo ito nakuha lahat dahil papag-aralan natin ngayon ang tungkol sa mga salitang banyaga
o salitang hiram. Ngayon naman, dadako tayo sa tuklasin sa panglimang pahina ng inyong module, mga bata. Sa bahaging ito, maghahandog ako sa inyo ng isang maikling kwento. Gusto nyo ba? Opo! Okay, makinig kayo ng mabuti at pagkatapos kong magkwento, sasagutan nyo ang mga tanong na naihanda para sa inyo. Maliwanag ba? Opo! Ang aking kwentong babasahin ay pinamagatang Ang Hilig ni Mark na isinulat ni Annalyn P. Manapol. Ang Hilig ni Mark. Hilig ni Mark ang kumain, kadalasan ay iba't ibang pagkain ang nasa isip niya. Isang araw, sumama si Mark sa kanyang ina na mamalengke. Masayang-masaya si Mark. Naaaliw siyang tingnan ang mga nakahilerang pagkain. Kakain ako mamaya ng maraming hotdog at iinom ng malamig na soft drinks. Magpapabili rin ako ng bubble gum at chips, pabulong na sabi ni Mark sa sarili. Nang biglang nagulantang si Mark, tinatawag na pala siya ng kanyang ina na nakaupo sa silya sa isang kainan. Nagulat si Mark nang dumating ang inihain na order. Puto maya, bibingka at tsokolate. Alam ko ang nasa isip mo, anak. Kitang-kita ko sa mga mata mo na lahat ng gusto mong bilhin at kainin sa mga nadadaanan natin kanina. Subalit, lahat 'yon ay junk foods. Dapat mong alagaan ang sarili mo habang bata ka pa. Kaya kumain ka ng masustansyang pagkain, paalala ng ina. Nagustuhan nyo ba ang maikling kwento, mga bata? Opo! Makinig kayong mabuti sa mga tanong tungkol sa kwento. Alam kong masasagutan nyo ito ng maayos dahil nakinig kayo. Unang tanong, sino ang batang lalaki sa kwento? Sino nga ba mga bata ang batang lalaki sa kwento? Ilagay nyo na sa inyong sagutang papel. Bilis mga bata! With it, cool, drop. Dadako na tayo sa pangalawang tanong. Ano ang hilig niyang gawain? Naku, alam kong masasagutan niyo ng tama. Sa pangatlong tanong ay, ano-ano ang nais niyang kainin? Para naman sa pang-apat na bilang, bakit nagulat si Mark? Naku, bakit kaya nagulat si Mark, mga bata? Ano kaya ang dahilan? You know I'm gonna get... Dadako naman tayo sa panglimang bilang. Sa palagay mo, bakit kaya ayaw ng ina ni Mark na kumain siya ng mga junk foods? Bakit nga ba mga bata ng ating mga ina ay ayaw nilang kumain tayo ng mga junk foods? Ilagay nyo na ang tamang sagot, mga bata. Ngayon naman ay atin nang iwawasto ang inyong mga sagot. Naku, excited na akong malaman kung nasagutan nyo lahat ang mga tanong.
At alam kong mas excited kayo kaysa sa akin mga bata. Opo! Ano ang inyong sagot sa unang tanong? Tama! Ang bata sa kwento ay si Mark. Nakuha nyo ba ito mga bata? Opo! Wow! Very good kayo mga bata! Talagang nakinig kayo sa ating kwento. Ano naman ang inyong sagot sa pangalawang tanong? Tumpak! Kumain! Kayo rin ba ay gustong-gusto nyong kumain? Opo! Dadako na tayo sa pangatlo. Ano ang inyong sagot? Magagaling! Ang hilig niyang kainin ay hotdog, soft drinks, bubble gum, at chips. Maganda ba sa kalusugan ang mga kinakain niya? Hindi po. Tama! Hindi yan maganda sa kalusugan. Bagkus, nagbibigay ito ng sakit sa ating katawan. Para naman sa pang-apat na tanong, ano ang inyong sagot? Tama! Nagulat si Mark dahil puto maya, bibingka, at tsokolate ang order ng ina. Para naman sa panghuling tanong, ano ang inyong sagot? Tama! Ayaw ng ina ni Mark na kumain ng junk food si Mark dahil nakasasama ito sa katawan. Kaya mga bata, huwag na kayong kumain ng mga junk foods para hindi kayo magkasakit. Inaasahan ko ba? Opo! Hayan, natapos na nating naiwasto ang inyong mga sagot. Ngayon naman, ano-ano ang mga salitang banyaga na nagamit sa maikling kwento? Wow! Tumpak ang inyong mga sagot. Hotdog, soft drinks, bubble gum, chips, order, tsokolate, at junk foods. Lahat ng may salungguhit ay mga salitang hiram. Ano nga ba ang mga salitang hiram mga bata? Ang salitang hiram ay mga salitang mula sa wikang Banyaga. Minsan, ito ay nagmula sa wikang Espanyol, wikang Ingles, o sa iba pang wika. Makikilala natin ang mga salitang hiram kung ito ay salita na orihinal na nagmula sa wikang Banyaga at walang katumbas sa wikang Filipino. Ngayon mga bata, alam kong handang-handa na kayo sa susunod na gawain. Ilipat ang inyong module sa pagyamanin sa pang-8 pahina. Nahanap nyo na ba? Opo! Magaling! Alerto kayo ngayon! Sa araling ito, subukin natin na palawakin ang inyong natutunan sa pamamagitan ng paghahanap sa salitang hiram mula sa kwentong ito. Isulat mo ito sa sagotang papel at basahin mo ng wasto ang bawat salita. Makinig kayo ng mabuti sa aking pangalawang kwento ngayong umaga. Ang pamagat ng ating kwento ay, Nagbago na nga. Makinig ng mabuti. Opo! Ang pamagat ng aking kwentong babasahin ay pinamagatang Nagbago na nga na isinulat ni Annalyn P. Manapol. Nagbago na nga. Pagsasaka ang ikinabubuhay ng mag-anak ni Mang Delphine sa isang nayon. Isang umaga, sumama sa bukirin ang anak ni Mang Delphine na si Fritzy. Tutulong si Fritzy sa pagtatanim ng mais. Tatay, napakahirap palang magtanim. Sumakit na ang likod ko at ang init pa po. Pasensya po, tatay, sabi ni Fritzy sa kanyang ama. Naku anak, kakaunti pa lang ang natapos mo. Napangiting sagot ng ama sa anak. Alam mo anak, mas mabuti ang panahon ng pagtatanim noon kaysa ngayon. Sobrang init na kahit alas 9 pa lang ng umaga. Kami noon, kahit abutin pa ng alas 12, kaya pa magpatuloy sa pagtatanim, paliwanag ng ama. Tatay, sinabi ng aming teacher na nangyayari ito dahil sa global warming. Nasira na kasi ang ozone layer at pinapataas nito ang ultraviolet radiation.
kaya masyado ng mainit ngayon kaysa noon. Malungkot na paliwanag ni Fritzy sa ama. Ah, kaya pala. Naku, hanak. Uminto na muna tayo at babalik na lang tayo mamayang hapon kapag hindi na masyadong mainit, sambit ni Mang Delphine. Hayan, napakinggan na natin ang kwento. Tiyak kong marami na kayong naisulat sa inyong sagotang papel na mga salitang banyaga o salitang hiram. Tama ba ako? Opo! Wow naman! Ano-ano ang mga salitang hiram na nagamit sa kwento mga bata? Sige nga, isa-isahin nyo mga bata. Delphine, Fritzy, alas 9, alas 12, teacher, global warming, ultraviolet radiation, at ozone layer. Wow! Tumpak na tumpak ang inyong mga sagot. Dahil dyan, bibigyan ko kayo ng maraming palakpak. Hayan, isa na namang gawain ang natapos natin. Ako ay masaya dahil aktibo pa rin kayo sa pakikinig hanggang ngayon mga bata. Inaasahan ko na hanggang matapos ang ating episode ay aktibong aktibo pa rin kayo mga bata. Aasahan ko ba? Opo! Salamat naman kung ganon. Ilipat ang inyong module sa pang-sampung pahina. Alam kong handa na kayo sa ating pagsusulit. Makinig kayong mabuti sa aking panuto mga bata. Hanapin nyo ang mga salitang hiram sa bawat bilang. Kopyahin ito sa inyong sagotang papel at babasahin mo ng wasto. Opo! Para sa unang bilang, ang mga salita ay Malakas, Pedro, at Quezon. Ano ang salitang hiram sa tatlong salita? Inuulit ko, Malakas, Pedro, at Quezon. Ano ang salitang hiram sa tatlong salita? Ilalagay nyo ang inyong sagot sa sagotang papel. Pangalawang bilang, ang mga salita ay hydrogen, bakal, at hangin. Inuulit ko, ang mga salita ay hydrogen, bakal, at hangin. Ano ang salitang banyaga sa tatlong salita? Dadako naman tayo sa pangatlong bilang. Ang pagpipilian ay puto, bibingka, at donut. Ano naman ang inyong sagot? Inuulit ko, puto, bibingka, at donut. Ano naman ang inyong sagot? Para naman sa pang-apat na bilang, ang mga pagpipilian na sagot ay tricycle, magsasaka, at mangingisda. Inuulit ko, tricycle, magsasaka, at mangingisda. Piliin nyo na dali ang tamang sagot mga bata. Para sa panghuling bilang, Digos, Bohol, at Zambales. Inuulit ko, Digos, Bohol, at Zambales. Ano ang inyong sagot? Piliin nyo na mga bata. Hayan, natapos na nating sagutan. Ngayon naman ay ating iwawasto ang inyong mga sagot. Handa na ba kayo? Opo! Pisahan na natin. Ano ang inyong sagot sa unang bilang? Tama! Quezon! Nakuha nyo ba? Opo! Wow! Very good mga bata! Sa pangalawang bilang naman tayo. Ano ang banyagang salita na ginamit sa pangalawang bilang? Magagaling! Hydrogen! Dadako agad tayo sa pangatlong bilang. Ano naman ang inyong sagot mga bata? Mahuhusay!
Donut nga ang tamang sagot. Para naman sa pang-apat na bilang, ano ang banyagang salita dito? Magagaling! Tricycle ang tamang sagot. Very good talaga kayo mga bata! Para naman sa panlimang bilang, ano ang inyong sagot? Tama! Zambales! Nakuha nyo ba? Opo! Mahuhusay kayo mga bata! Hayan! Natapos na natin ang ating panghuling gawain. Ako ay nagagalak mga bata dahil isang episode na naman ang ating natapos ngayong umaga. Tiyak kong matutuwa na naman ang inyong mga magulang sa bagong kaalaman na natutunan nyo ngayon. Palakpakan nyo nga ang inyong mga sarili. Huwag nyong kalimutan mga bata na ilagay ang inyong score sa itaas na bahagi ng inyong sagotang papel. At ilakip ito sa inyong module para hindi makaligtaan ng inyong mga magulang. Ilagay ito sa dropbox sa inyong lugar. Ugaliing magsuot ng face mask at face shield para sa inyong proteksyon sa COVID-19. Kapag nasa matataong lugar, isagawa ang social distancing para maiwasan ang sakit na COVID-19. Sumunod sa protocol sa inyong barangay. Para sa ating karagdagang gawain, sagutan ang panlabing-apat na pahina ng inyong module. Bago tayo magtapos, nais ko munang pasalamatan ang gumawa ng script na ito na si Ginang Jocelyn S. Cuevas at ang production team ng Radyo Eskwela sa Isabela. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Paalam! Patuloy! Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon! Sa daan ng pagkatuto ay walang maiiwan. Kaya halina sa Radyo Eskwela!